araw sa pinakamadumi at pinakamarahas na eleksyon sa bansa, ang snap presidential elections ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986. Hindi na raw natiis ng mga mamamayan, mahirap man o mayaman. Kung sila ay nakokontribute ng campaign funds. Kaya lumaban na maging ang mga maituturing na elite. Kasama ang iba pa niyang kaibigan negosyante, itinatag ni Jose Concepcion o mas kilala sa pangalang Jocon ang NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections. Bakit niyo po naisipan na kailangan ng NAMFREL noong 1986? Dahil nakita natin sa mga halalan before that, talagang walang nagbabantay, walang nangyayari. Ang NAMFREL dito raw mismo sa bahay ni Jocon isinilang. Saan po kinonceptualize ang NAMFREL? Sa baba? Oo. Can you recall for us, sir, yung mga araw na yon that you were meeting here with NAMFREL? With NAMFREL. Doon nagmi-meeting kami. Doon, oo. And where we were discussing anong gagawin natin, whatever it is, no? So, the year, quite a lot. 40% of our meetings per year. Pagkatapos, doon na talaga sa RFF. Ang pagkasalamat sa inyo lahat, sa inyong tangkilig sa akin, sa loob ng 20 taon. Sa nangyaring snap elections, agad na idineklarang panalo si Marcos. Pero mariin din itong tinutulan ng mga bantay bayan o mga miyembro ng NAMFREL. Pwede niyo po ba ikwento sa amin yun? Doon sa snap elections, talagang napakalaki ang bantay namin doon, no? Nung nangyayari na binubuhat nila mga ballot box, talagang kinukuha natin ang ballot box sa kanila. Ayun, sa mga politiko, bakit kayo maghahawak ng ballot box? Ano po yun eh, no? Parang that was really an attempt to cheat. An attempt to cheat. Dahil pag biro mo, pag ikaw makakuha ng balota, makakapasok na miskinano doon sa loob. Nagsagawa ng Operation Quick Count ang halos 500,000 volunteer ng NAMFREL. Ang lumabas na resulta, panalo si Corazon Aquino ng halos 1,000,000 boto laban kay Marcos. Bagamat inideklara ng presidente si Marcos, ay Corazon Cuanco Aquino. Corazon Cuanco Aquino. Ang resulta ng NAMFREL quick count ang mas pinagkatiwalaan ng madla. Ito na ang naging hudyat sa pagbuhos ng tao sa EDSA para sa People Power Revolution. Susi man ang NAMFREL sa pagpapatalsik ng diktadura, hindi ito nangyari nang walang kaakibat na kapalit. Mahigit 60 tao ang namatay noong araw ng eleksyon iyon, kabilang na ang ilang voluntaryo ng NAMFREL. Then when I went there, I saw he had yung NAMFREL booklet and there was a pool of blood, talaga nahulog. Ang nangyari is that while they were counting the ballots, pinasukan sila. At talagang inaagaw. Pagkatapos, binaril siya. Hanggang ngayon po, masakit po sa inyo pag naaalala niyo sila. Oo. And you know, when I agreed to go there, I really embraced the mother or so on. And you know, yung embrace na yun has so much meaning. Because it's not just namatay siya, we did not care about him. I have to go there and show how we cared. Ang tamis ng tagumpay na natamasa nila, may halo rin palang mapapait na alaala. Alaala ng panahon na naging mitsa ang iilan sa kasaysayan ng isang bayan.